sineseryoso namin yung surveys. Sineseryoso namin, pero kung ang tanong, nababahala ba kami? Hindi. Coming from 2016, halos ganito yung trajectory. Na I was coming from 1-2%. Pero pumalo talaga yung numbers ko late March and April already. Kung babalikan natin yung surveys noong 2016, at this time of the campaign, iba pa yung mga ranking ng mga kandidato. In fact, kahit si President Duterte, ay at this time, 6 years ago, wala pa siya sa, hindi pa siya front runner. So ang experience talaga namin from 2016, talagang yung pag-surge sa numbers nangyayari during the official campaign period na. Yung numbers na lumabas ay ang na-capture niya lang yung first week. Going into the second week of the campaign. So too early ito para sabihin na hindi na tayo makakahabol or talon-talo tayo. If at all yung use amin ng surveys, mas nalalaman namin kung saan pa kailangan mag-exert more effort. Pero hindi natin ito isinasantabi. Tinitingnan natin siya seriously kasi ito naman, yung surveys naman are really meant to guide us. Kung saan yung mga mahihina tayo at medyo okay na tayo. Thank you, ma'am. Susunod po tayong ma'am, after the recent search of sobrang daming tao sa mga rallies mo, napansin po namin na yung mga kalaban nyo, parang pinupuntirya na ho kayo. Nag-search din yung fake news. Din yung fake news. And not only, iba-iba yung atake, meron may pa-press release against you, si Isko, tinira yung paggamit nyo ng laylayan sa lipunan, si Senator Benir Red Tag, ang kampanya nyo at ang mga supporters nyo. Tingin nyo po, ma'am, is this a sign that they are threatened, even if, as you said, you know, the numbers aren't even showing that yet? Sila lang yung mga kasabi kung ano yung motivation nila kung bakit tayo pinupuntirya. Pero ako kasi battle scarred na ako eh. Coming from 6 years na heavy bashing sa trolling, alam ko na kung alin yung mga bibigyan ko ng pansin, alin yung hindi. Nakaya ko naman na yung six years lang ng ganitong mga unfair accusations, hindi siya naging sagabal with the work that I do, lalo pa ngayong kampanya. So yung sa akin, kung ang intent niya i-derail yung effort sa ginagawa natin, nagsasayang sila ng oras. Hindi nga nito na-derail yung trabaho ko in the last 6 years, lalo pa ngayong kampanya, na nakikita ko kung gaano ka-energized yung supporters. Ito talaga yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon to keep on doing. Kahit nakakapagod, punishing talaga yung schedules. Halos hindi namin maramdaman yung pagod dahil nakikita namin na buhos na buhos. Buhos na buhos yung mga volunteers at supporters on the ground. Na ma'am, isa pang question from me. Ma'am, we know that Mindanao is obvious baluarte ng kalaban niyo po ni Senator Kiko. Ano ho yung plano natin, ma'am, para mas dumami ho yung boto natin dito? As you mentioned nga kanina, hindi nga po kayo nanalo dito sa Mindanao. At ano sa tingin niyo magiging game-changing factors dito sa Mindanao for you? Yung experience ko kasi, talagang kailangan kong sipagan na mabisita as many places as possible. Dahil yung conversion sa aking pagbisita ay malaki. Meaning to say, kahit yung internal surveys namin na nagpapakita na yung mga lugar na napuntahan ko na yung search numbers significant, ang kalaban lang talaga namin dito oras. Ang kalaban namin oras, so kung napapansin nyo, talagang yung schedules namin, talagang as many places as possible during the day. I wish we would have more time kasi mas gusto ko din, mas babad sana para mas quality yung engagement. But we make do. Wala kami pinipili. Kung napapansin nyo din, hindi kami yung nagbibigay kami na mas maraming oras sa mga baluarte, sa mga hindi baluarte, hindi ganun. Sa amin, walang maliit, walang malayo, walang baluarte. Ang treatment namin sa lahat na lugar sa Pilipinas, pareho. Whether nanalo kami, natalo kami during the last elections, yung pagpapakilala, pagpapahayag ng platform sa kapaniniwala, pareho pa din. Thank you, ma'am. Ma'am, tanong ko lang, kasi nabanggit yung mga political opponents, recently may sinabi si President Duterte na sana raw yung next president, compassionate and the lawyer. If ever na-endorse kayo ng mga dating yung nakalaban sa politika, are you open to it?
wala naman akong, wala akong tinitreat na kalaban. Wala akong tinitreat na kalaban. Para sa akin, yung trabaho. Pwedeng hindi kami nagkakasundo sa ibang mga paniniwala. Pero hindi gustong sabihin na hindi na kami magkakasundo sa iba. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nag-run ako as independent. Masimbolic sa akin yun, pagpapakita na willing ako to work with anyone. Kahit yung mga tao na in the past, maraming mga differences. As long as hindi transactional yung relationship. Tapos as long as mas marami kami mapagkakasundoan kaysa sa aming hindi pagkakasundo. Tanong pa na po, sabi niyo sa survey, hindi kayo bothered by how your numbers are going low. But it does show on what are the things that you should improve on. So ano po yung mga things na nakita niyo that you should be doing better? Ako talagang biktima ako ng heavy trolling. Kahit sa mga focus group discussions, pag tinatanong mo kung bakit ayaw sa akin, karamihan sa mga dahilan kung bakit ayaw sa akin, dahil naniwala talaga sa fake news. So ngayon, ang yung call to action talaga natin to everyone, na whatever color, dapat magkaisa tayo sa paglaban sa kasinungalingan. Kasi yung pinaka nakakatakot na mangyari, number one, na yung election na to ang magiging basehan kasinungalingan. Number two, pag naipanalo ito base sa kasinungalingan, yung mensahe natin sa mga politiko na ito na yung tried and tested na formula. Parang vote buying din yan eh. Pag nakalusot yung vote buying, every election, yun na yung gagamitin na formula. The same dito sa trolling. Pag nagwagi yung mga bashers saka mga trolls, marami ng mga mag-i-invest sa trolling and bashing kasi na-prove na effective siya. Kaya para sa akin, laban ito nating lahat. Hindi lang ng aking mga supporters, pero ito kasi niyuyurakan niya yung pinakabuod ng kung ano yung demokrasya. Kasi yung demokrasya, dapat ang tao meron siyang laya na pumili. Pero dapat yung basehan niya sa pagpili ay katotohanan, hindi kasi nangalimutan. Okay? Thank you po, ma'am.